Kapatid, kung maaksidente ang kotse mo o kaya masunog ang bahay ninyo, may sapat ka bang pera para palitan ang mga ito? Paano kung mapaaga ang iyong pagpanaw sa mundong ito? Papano na ang pamilya mo? Kung hindi ka kampanteng sagutin ang mga tanong na ito, panoorin itong ikalimang bahagi ng ating serye para malaman kung paano mapaghandaan ang mga sitwasyong tulad nito. Kapatid, sabihin nating nakapag-ipon ka kada buwan ng 5,000 pesos. Sa loob ng isang taon, makakaipon ka ng 60,000 pesos. At halimbawa, balak mong makapag-ipon ng 300,000 pesos pang kolehiyo ng anak mo, aabutin ka ng higit kumulang 5 taon ng pag-iipon at pag-invest para magawa ito. Pero, paano kung pagkatapos pa lang ng 1 taon ng pag-iipon, na-aksidente ka at pumanaw? Ang naipon mong 60,000 pesos ay hindi sapat para sa pangkolehiyo ng anak mo. Higit pa doon, malamang ay kakailanganin ng ipon mong iyon para sa burol at libing mo. Napakakawawa naman ng asawa at anak na maiiwan mo, kapatid. Nagdadalamhati na, namumroblema pa sa perang gagastusin sa burol at libing. Bukod pa dito, ang pangmatrikula ng anak mo sa kolehiyo, papano na? Pero kung mayroon kang insurance, hindi kailangang madagdagan ang sama ng loob ng pamilyang maiiwan mo. Bakit? Heto ang kapatid nating si Bern Gutierrez mula sa Angat, Pilipinas para ipaliwanag ang kahalagahan ng insurance. Salamat, Scarlett. Ang insurance ay isang kontrata kung saan ikaw o ang pamilya mo ay bibigyan ng insurance company ng halaga ng pera kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo o sa ari-arian mo. Kapalit ng perang yon, ikaw ay inaasahang magbabayad ng premiums kada linggo, buwan o taon. Ang premium payments na babayaran mo sa insurance company ay higit na maliit kumpara sa ibibigay nilang pera sa iyo o sa pamilya mo kapag may nangyaring hindi maganda. Halimbawa, kumuha yung kaibigan ko ng life insurance na may coverage na 500,000. Ibig sabihin nito, bibigyan ng asawa niya ng 500,000 ng insurance company kapag namatay yung kaibigan ko. Kapalit ng halagang ito, sila ay nagbabayad ng 14,000 ng insurance premium kada taon. Paano kung naka-isang taon pa lang sila ng bayad ng premium ay namatay yung kaibigan ko? Kahit naka-isang bayad pa lamang sila ng premium na 14,000, bibigyan ng insurance company ang asawa ng kaibigan ko ng 500,000 pesos. Sa ganung pagkakataon, di na kailangan mong problema sa perang pamburol, panglibing, at iba pa ang asawa ng kaibigan ko habang nagluluksa siya. Hindi lamang buhay mo o ng mga mahal mo sa buhay ang pwede mo mapa-insure. Maari mo rin ipa-insure ang kalusugan ninyo. Ang tawag dito ay health insurance. Ang health insurance naman ay isang klase ng insurance kung saan ang health insurance company ang magbabayad ng pagpapatingin mo sa doktor o pagpapa-hospital mo kung kakailanganin. Katulad ng life insurance, magbabayad ka ng insurance premium kada taon kapalit ng garantiya ng health insurance company na sagutin ang pagpapatingin mo sa doktor at pagpapa-hospital mo hanggang sa halaga na katanda sa kontrata mo. Maari mo rin ipa-insure ang mga ari-arian mo. Ang tawag sa ganito ay non-life insurance at dalawa sa kadalasang ini-insure na ari-arian ay bahay at sasakyan. May dalawang insurance para sa bahay, ang Mortgage Redemption Insurance o MRI at Fire Insurance. Ang Mortgage Redemption Insurance ay isang insurance policy kung saan babayaran ng insurance company ang natitirang balanse ng housing loan ng isang taong namatay. Dahil sa MRI, hindi kailangan mangamba ng may iwang pamilya ng isang taong may housing loan
dahil sagot na ng insurance company ang natitirang balanse para hindi ito marimata o ma-foreclose. Ang fire insurance naman ay insurance kung saan babayaran ang may-ari ng bahay ng halaga ng pera kapag nasunog ang bahay nito. Dahil sa fire insurance, madali makababaw ng isang nasunugan ng bahay dahil may makukuha siyang pera para ipagawang muli ang bahay na nasunog. Ang car insurance naman ay isang insurance na magbibigay ng perang pamalit sa nanakaw na sasakyan o ng pondo para ipagawa ito kung sakaling masira dahil sa aksidente. Ang third party liability insurance naman ay isang insurance kung saan babayaran ng insurance company ang tao na abala o napinsala ng insured na sasakyan. Ito ay nire-require ng Land Transportation Office o LTO para may parehistro ang isang sasakyan. Katulad din ng life insurance at health insurance, higit na mas maliit ang halaga ng babayaran mong premium kumpara sa halagang maaari mong makuha kapag may masamang nangyari sa ari-ari. Scarlett? Salamat, Bern! Kapatid, sinasabi ko sa inyo, napakahalaga ng may insurance. Sa totoo lang, hindi lamang pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ang hatid nito, kundi pati na rin ang kapanatagan ng loob. Panatag ang loob mo na kung sakaling kailanganin mong madala sa ospital o ma-confine, hindi kailangang maghagilap o mangutang ng pera para dito. Hindi mo rin po problemahin ang pera para magpatingin sa doktor. Panatag ang loob mo dahil kapag nabangga ang sasakyan mo o nasunog ang bahay mo, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para lamang ipagawa ulit ang mga ito. At ang tawag sa kapanatagan ng loob o peace of mind na iyan ay napaka-priceless. Kung may mga tanong ka tungkol sa insurance, huwag mahiyang magtanong sa amin. I-post ang mga katanungan mo sa comment section ng video na ito o kaya'y magpadala ka ng mensahe sa Facebook Messenger at email accounts na nakasulat sa description section ng video na ito at sisikapin namin masagot ang inyong mga katanungan. Kung may mga kaibigan kang tingin mo ay makikinabang sa mga videos sa series na ito, i-share ninyo ito sa kanila para sila din ay magkaroon ng pagkakataong matuto ng wastong pagmamanage ng kanilang pera. Sa susunod at huling video ng ating serye, pag-uusapan natin ng isa sa pinakamainit na paksa sa buong Pilipinas, ang utang. Malalaman natin kung mabuti ba ito o masama. Kailan lamang dapat umutang at paano makakaahon sa pagkakabaon dito. Hanggang sa muli, mga kapatid kong mahal. Ito po si Scarlett. Avayo all!